What's up sa inyo mga luga? Itchy boy at Maren, we're back here again. And tonight we have things to talk about with alam ko at alam mo na namiss si... Ulit. Take 2. Alam ko at alam mo na na namiss mo ko at namiss rin kita. Pero at alam ko at alam mo at alam mo na rin at alam ko rin. At alam ko rin na alam mo rin nila na gusto nating malaman kung bakit nga ba sumusuko ang mga lalaki sa isang relasyon. Gusto mong malaman? Of course, tumutok ka, tapusin mo ang buong video nito. At bago ang lahat, wait lang. Bago ang lahat, shoutout nga pala sa mga nagkakagusto sa akin at sa mga may crush sa akin. Alam niyo naman na mahal ko kayo. At yun na nga, sisimulan na natin ang topic natin ngayong araw na ito. Bakit nga ba maraming lalaki ang sumusuko sa kanilang relasyon? Kesyo may mga pangako sila na hindi kanila iiwan, yung pasasayahin kanila habang buhay, na magkasama kayo hanggang mamatay, na amahalin ka abot langit. Yung pala, paabutin ka lang sa rurok ng langit. At kapag naabot nyo na yung langit, aiwan ka na lang nila pagkatapos magdamit. Yun lang. Bakit nga ba? Unang-una, may mga lalaki kasi na hindi niya sila sasayahan. Meron kasing mga babae na wala, pagkat sa una lang nakaka-inlove ba, yun ganun. Sa una lang siya masarap mahalin. Pagkatapos ng mga ilang panahon, at lalo na kung mga paulit-ulit na lang yung nangyayari, ganun. Mabilis ay, may posibilidad na iiwan ka. Kaya ako sa'yo, kung isa kang babae, huwag kang maging consistent. Kumbaga, kung nasa 50% lang yung pagmamahal na inabigay mo sa isang lalaki, dapat pataas. Kumbaga sa next month, nagiging 51, 52, 53, o hanggang sa maging 100%. Pero kung ako sa'yo, huwag mo agad isagad ng 100% yung pagmamahal mo. Kasi nga, kapag sinagad mo agad ng 100%, may posibilidad na kapag nagdaan ng ilang mga araw, mga linggo, mga buwan, mga taon, decades, century, tuna, ay iiwan ka niyan pag nagsawa yan. Inasabi ko sa iyo yan. Pangalawa, may ibang nanditipuhang babae yan. Siyempre, alam mo naman ang ibang lalaki. Yung iba dyan, yung nga, mga fuckboy. Yun, yung mga yun, mga ganong kasing lalaki. Hindi marunong sila makontento sa isa. O nga, meron mga lalaki na hindi inapagsabay. Pero may mga lalaki kasi na kapag nakita ng mas better kaysa sa'yo, ay ipapagpalit ka niyan. Siyempre, mga chickboy yan, feeling guwapo. Hindi gaya ko, guwapo lang, hindi feeling. Na ipagpapalit ka. Kaya kung ako sa'yo, dapat pipiliin mo yung mga lalaki na sigurado ka na mas suruin mo, na surbol na mamahalin ka habang buhay. Shout out sa crush ko kasi Eliza. Maraming Eliza. Ang last but not the best ay yung pangatlo ay yung mga nag-iiwan ng isang lalaki kasi may ine-expect siya sa'yo, may ine-expect siya na ganito, ganyan, may ina-expect siya na gusto niyang maging ganito kayo, gusto niyang maging ganun, kumbaga ayaw niya ng isang sistema na nakakabagot. Kumbaga, hindi naman sa nakakabagot, pero yung halimbawa, yung hindi man lang kayo lagi nalabas, yung mga ganun, yung mga palaging kung halimbawa,
kung sa isang lugar lang kayo nagkakita, mula nung naging kayo, kahit kayo 10 taon na magkasama, ay magkasama na kayo 10 taon, ay sa lugar pa rin na yung kayo nagkakita, dun lang at dun pa rin. Yun. Nakakasawa nga naman yun. Kaya mas gusto ng lalaki na magpa sa ibang, magpaka sa kabilang babae na lang. Gaya mo, gaya ko, sabi ko. Ayaw kasi ng mga lalaki na, ano, yung kumbagay, parang inagawa lang silang best friend. Ang gusto kasi ng lalaki, more than best friend. Ayaw nila nung mga... Ayaw nung mga lalaki na... Ayaw nung mga lalaki na... Basta ayaw nung mga lalaki na maging kaibigan sila. Yun. Yun yun. At bago matapos ang video na to, nakikiusap naman ako sa iyo na i-click mo yung like button at saka yung subscribe. At saka yung notification bell. Then, bye-bye. I love you. Peace. Y'all.